nagkaroon ng interest sapagkat sabi niya mas malaki din kayo dito sa Florence Quinto isa makikala ka pa. Bata pa ko, yung nagkitada ko ng 12, nag-interest ako na gumawa ng mga instruments sapagkat in-encourage ko ng magulang ko na gumawa ng instruments. So, yung simula ko sa rumbol, sa guitar, high school ako graduate na sa high school. Nag-pick up ako dito sa Manila para mag-adapt ng mga school na para sa musical instruments. Ay wala akong nakita talaga. So, napunta ako sa Lyric International sa Marulas, sa Bantang Manitsuela. Ay doon pala, punta ko doon, nangilangan sila ng guitar maker. So, hindi ako nag-apply bilang isang guitar maker. Nag-apply ako bilang taga-walis. Pag-inis lamang. Yung mga huli, nag-interest ako na maging helper. So, nagustuhan ako ng mekano. Sabi sa akin, sister na buti yung skill yung CR. Sa bataan, doon, nag-start ako mag-walis at saka mag-observe. So, natutuloy ako ng scientific na kagawa ng instruments. After that, bumalik ulit ako sa rumbo ng aral ko ng college. Ang tinapos ko ay associated na ganun, agriculture of technology. Pag-graduate ko dito, nag-aral ulit ako ng gusto ko nag-aral ng violin making. Nag-aral ulit ako sa mga school, UP, UST. Kung saan sa mga university dito sa Manila. Wala pa rin ako nakita. Dahil sa naubusog pira ko sa kaikot, wala na akong pamasaya, wala na. Inakit ko yung amo ng kuya ko, si Lopez Cabayang. So, hindi niya tutulong. Sabi niya, mayroon dito bagong galing sa Germany, sa Hamburg, pag-aaral ng violin making. Ang pangalan niya ay si Amador Tamayo. So, sabi niya, pag-aaralin ka doon. Tapos nung 3 months, natuto na akong madali akong matukuha. Pagpensya akin naman doon ay one-on-one na training. Kagaya doon sa Germany, mas maigpit pa ang ginawa sa akin sapagkat pangalan niya ang dadaling ko. Mas matindi yung training ko. May kasamang mura yun, yung training sa akin sapagkat napakaigpit talaga. Yun ay tinanggap mo. Para lang mo tuto ako. Lahat na masakit na salita, tinanggap ko na. Di bali na yung salita na mga masama. Ang nangalagoy ko rin yung aking makuha ko yung paano talaga yung nagawa yung sulit. Papatol ka sa gano'n. Yung galit yung sabayan mo, hindi pwede. That is the good thing. Ginawa ito sa Sweden ka rin, hindi tapos sa blog, tapos ito. Kung paano gawa ko na rin yan. Very hectic yung mga gawa. Matuturo sa bayo. Bukat siya ay palagi sa abroad. Sumasama sa mga great musicians. Saan-saan siya nakakarating. Hindi ko man siya idol kasi ay isang Pilipino na nakapasa dito sa Pilipinas sa orientation sa Bayon Making. Hindi man ako masyadong kailangan ko yung Diyos na pagkat binigay sa kanya yung kanyang skill para siya makuha, para rin ipasa sa akin. Violin ay depende sa craftsmanship, depende rin sa maker kung talaga sa kilinti. Examinin mo yung edad ng kahoy yung grade, yung resonant ng kahoy, tapos yung age ng kahoy, kung tapos ng kahoy. Saka dapat medyo luma na yung kahoy. Reschedule ko yung mga masira na dahil kung walang parte yung ginagawa ko sa gabi yung kahoy yung walang sakit na dinagadaan.
Kung wala akong kausap, yun ang ginagawa ko sa mga nakahirap ng carpentry na sa'yo. Kailangan nyo gawa mo yung precision talaga. Para pagdating sa ibang bansa, masado ka. Yan po, para sa inyo. Teknis caliper. Yung mga nagsusukat yun ang ano. Yung mga nagsusukat yung mga ano. Kapal ng kahoy. Teknis. Ano si mayroong? Mayroong pa na teknis eh. Mayroong binibigay na tamang teknis sa violin. Inano mo yun, gradually. Sinusukat, tapos pakinggan mo yung tuning niya kung aabot dun sa required na tuno, kung G or F sharp or E yung tuno. Ngayon pag lumalayo ka doon, meaning to say, pag natapos yung instruments, parang magdududa ka, parang nalayo ka doon sa mga instruments ng mga European. Ang paggawa ng bayo na inaano, nagawa na ng mga tao, sumusunod ka na lang. Hindi gaano mahirap. Kung wala ka sa mode, at sa pagmagawa ka ng mga bayo pagpalatak-lapat, hindi mo rin magawa. Ano, kung hindi may mabigat ka ng problema, may karamdaman na kaunti sa mga rin. Kailangan yung ibang balance mo, hindi lahat ay tabaho.